Okay po, lunas po sa mga sakit natin, sore throat, pagising, masakit lalamunan, may plema-plema, di ba? I'm sure nararamdaman nyo yan. So anong dahilan, anong home remedies, tuturo natin lahat. 12 tips para sa inyo, yan, sore throat, pagising sa umaga. Maraming dahilan, infection, allergy, gastritis, tingnan natin mga dahilan na pwedeng may infection, bacterial infection, strep throat, pwede rin yan. Pwedeng may allergy, okay, may sipon-sipon. Pwedeng acid reflux galing sa tiyan, yung acid kaya sumasakit lalamunan. Pwedeng mouth breathing, baka sa aircon o sa electric fan, natatapat dito sa lalamunan mo, nagda-dry. Pwedeng irritant, smoking, alcohol at iba pang mga causes. Yan. Palagay natin ito yung isang mas serious strep throat. Ayan, no? May lagnat. Pag tinignan yung lalamunan, may mga plema-plema, may puti-puti, nana po yan. Kadalasan 3 years old to 14 years old, di ba? Madalas tayo magka-sore throat. Pag hinawakan ng bata dito, aaray kasi may kulani. May kulani dito. Cervical lymphadenopathy. So pag ganito, binibigyan agad ng antibiotics yung pasyente, pwedeng amoxicillin, kung amoxiclav, kung ano man, mga 7 days to 10 days. Delikado po ito. Pag hindi ginagamot, pwedeng lumipat sa puso, magiging rheumatic heart disease. Lozenges, may mga nabibili para hindi sumakit ang lalamunan. Isa sore throat, merong antibacterial na medyo pinapamanhid. Honey, pwede ang honey above 1 years old. Okay, so pag may isang pag-aaral ang honey, isang kutsarang honey sa warm water, pwede mo lagyan ng cha. Twice a day, umaga at hapon, anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant. Nakakatulong, nakaka-relax. Ito, murang-mura, asin at maligamgam na tubig. Diba? Asin, siguro kalahating kutsarita, isang kutsarita, tapos mainit na tubig, tapos pag hindi na ganun kainit, imumumog natin dito. Gargle nyo siguro kung kaya nyo, 3 seconds, 5 seconds, ilabas. Lalo na kung may mga plema, may strep throat, may bacterial infection. Napakaganda ng maligamgam na tubig with asin. Yan na laging ginagawa. Kailangan may asin kasi based on osmosis. Ginagawa ng tubig pag merong asin, hinahatak niya. Hinahatak niya yung maga, hinahatak niya pati yung mga nana, kung may konting plema dyan. Kaya pag dura mo, mas na may ginhawa, mas lumiliit ang tonsils pag salt water gargle. So maraming matutulungan ito, sore throat, dry cough, sira ipin, pwede rin. May mga dental cavities, gingivitis, namamaga ang gums, sipon-sipon, singaw-singaw, tonsillitis, pinakamaganda, saltwater gargle, bad breath, para matanggal mga sira din, mabawasan yung mga nana, at mga sipon-sipon at rangkaso. Home remedy po natin yan, ha? Over-the-counter pain relief, yung iba may mga spray, mababawasan yung sakit. Kailangan magpalit ng toothbrush. Okay? All oras na may tonsillitis, may bacterial infection, strep throat, magpalit. Kasi pwede dahil sa toothbrush, baka may bacteria dyan. O na iipon misa. Kasi sa CR madumi. Eh. Diba? Hindi natin nalilinis talaga. Yung iba, pinapayo, malamig na popsicle, ice cream, ganito. Para lang mamanhid. Pero sa akin, mas gusto ko warm eh. Hindi ako masyado mahilig sa cold. Pero iba, parang siguro sa bata, pwede naman popsicle. Paano kung hindi naman strep throat, hindi naman tonsillitis, yung pala, acid reflux. Ang acid reflux, yan, meron akong acid reflux. Pagising sa umaga, lalo na pag medyo nakahiga kang flat na flat, aakyat yung acid sa gabi. Kaya medyo hoarse, medyo paos, medyo sore throat, medyo masakit lalamunan para may sugat-sugat. Pero pag tinignan mo, tonsils mo normal naman. So, pwedeng antacid. Ako, ginagawa ko tubig. Umiinom ako maraming tubig. Every 15 minutes, sinuhugasan ko to para hindi mababad ng acid yung lalamunan, ipin, dito, hindi masira yung esophagus. Or meron mga antacid. Quit smoking, iwas sa mga spicy at mga sobrang asim para hindi ma-irritate ang tiyan. Okay.
Okay? Kung mahilig kayo sa orange, lemon, wag masyadong puro, tsaka after meals. Wag yung walang laman yung tiyan, baka sumakit. So, antacid, di ba sabi ko, inom ng tubig para mahugasan yung acid. Saging, sa akin, okay ang saging. Eh. Kalahating saging, pag nagugutom, pag sumasakit ang tiyan, pantapal sa gastritis. Paghihiga sa gabi, medyo dalawang unan para medyo mataas. Pwede rin dahil sa allergy. Baka may allergy kayo, kaya bahing ng bahing, kaya may sore throat, pwede rin. Anti-allergy naman iinumin natin. Antihistamine. Okay? Bakit nagkaka-allergy? Madumi. Baka sa mga dahon-dahon, sa halaman, sa puno. Dust mites, madumi yung unan. Baka may hayop, may aso, may pusa. Siyempre, mga allergy. May mga molds. Kailangan ng vitamins and supplements. May tulong naman yan kung may sipon. Tulad ng vitamin D, dog, vitamin C, zinc, pwede yan. Nakakatulong yan pampalakas ng immune system. Okay? Pwede rin yung mga vitamin C. Tulad nga na sinabi ko, pwede naman mag-lemon water, mag-orange juice. Huwag lang masyado matapang. Tapos yung mas fresh, mas maganda. Dalandan juice, pwede mas fresh, mas maganda. Kailangan magpahinga. Tulog, napakahalaga. Pag isang tao po, pagpuyat, stress, sobrang pagod, kulang sa tulog, hihina ang katawan, more vulnerable to infection, tatamaan ng infection, tatamaan ng sakit, hihina immune system, mababawasan ang antibodies kung puyat. Pero kung kumpleto sa tulog, lalakas yung katawan. Minsan tulog lang kailangan eh. Sore throat din, baka irritant. Baka naninigarilyo o exposed sa sigarilyo. Baka uminom ng alak na irritate, hard drinks, di ba? Baka yung kinakain mo, sobrang anghang, sobrang spicy, o chili challenge, ayan o. Masakit sa, yung mga sili kasi may capsaicin eh. Masakit dito, mahapdi, yung iba na susugat ang tiyan. Pag meron kayong sore throat, gusto natin maraming fluid, pwedeng humidifier, di ba? Ayaw mo ma-dry yung mouth, humidifier, ayan, no? Or pwedeng maligo ng maligamgam or mainit para may steam sa shower. So lahat yan, pinapabasa yung lalamunan para yung plema mas mailabas. Kung may plema kayo, kung may ubo, mas nakakatulong. Sore throat, mas basa, mas maganda. Kailangan maraming fluids. Maraming tubig, lalo na sore throat, may lagnat ka. Pag lagnat, madidehydrate ka. Diba? Kailangan mo maraming tubig para malabnaw, malabanan natin yung infection. Stay hydrated talaga. Yan ang kailangan natin, pampabuhay. Yan, no? Dehydration, lalong magkakadry ang throat. Kulang nga tubig, kaya nga dry. Kailangan mo water. Kung may acid ka, gastric reflux, tubig pa rin. Mahugasan yung acid. Diba? May lagnat, acid pa rin. May lagnat, tubig pa rin. Nag-exercise, kailangan mo rin maraming tubig. Ano? Mainit ang panahon, Pilipinas, mas maraming tubig. Kung ayaw nyo tubig, hindi naman talaga pag 8 to 10 glasses tubig lagi. Pwede naman lemon water, pwedeng honey with water, pwedeng buko, pwedeng pakwan, pwedeng sabaw, pwedeng kape, konti. Kung yung iba, soft drinks, ayaw natin ng mga iced tea, pero tubig pa rin yun. Ibig sabihin, 8 to 10 glasses of liquid in a day. Kailangan nyo yun. Natural remedies, katulad na tinuturo ko, pwede po yan. Pampa-relax. Tapos, syempre, relax din yung isipan, malalabanan yung sakit. Ano pa ibang tips? Tubig, ito po, lozenges. Kailan magpapatingin sa doktor? Ayan. Ano yung mga bad sign? Bad sign, dalawang linggo na. Ay, may sore throat pa rin, bad sign. Hindi na makalunok, bad sign. Hindi na makahinga. O iba na yung muka, nahirapan bukay bibig. Mataas yung lagnat, 39, 40. May bukol na nakakapa, papacheck na. May rashes na. Yung plema, may dugo. O, yun yung mga bad sign. Okay? So, sana po nakatulong to para malaman natin anong cause ng sore throat nyo. Gastritis ba? Allergy ba? O strep throat? At itong mga home remedies na pwede nyong gawin. Pero syempre, pag tuloy-tuloy ang sintomas, walang masama magpa-check up sa inyong doktor. God bless po.